ay aking makilala. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nag-alinlangan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Welcome back sa aking vlog. Oh, wala akong supply mahanap. Alam mo yung, ito yung maliit na bahay na. Hindi mo mahanap, dami tubiin sa likod. Yung supply. So, nabibase ako. Ito yung uniform namin sa pabrika. So, shirt. Kwento muna tayo habang ako'y nag-aayos. Kasi, actually, ngayon lang talaga may alas 8 ang pasok ko. Last week, 6 to 10 yung pasok ko. So, ngayon, alas 8 ang pasok ko. Di ka anong gawin sa oras. So, ito na. Marami kasing nagtatanong, guys, na lalo na sa mga katrabaho ko, na bakit ka magtatrabaho, di ka ba kumikita sa pagbablog? So, ganito yun. Hindi naman sa hindi kumikita sa pagbablog. Kumikita naman, actually may kita naman talaga sa pagbablog, hindi yung wala talaga. Pero kasi yun is, ano yun, iba yung sahod sa pagbablog na kung di ka naman sikat, sino bang relate? Kung di ka naman sikat, hindi porkit nagbablog ka, ay sumasahod ka na ng million-million day. Hindi ganun yun. At hindi porkit nagbablog ka, hindi ka na pwedeng magtrabaho. Minsan pinagtatawanan ka nila, bakit ganito, ganyan, ganyan. Hindi nila naiintindihan yun. Ako kasi, as long as kaya kong gawin, may time pa ako sa gawin na ganito, may time pa ako pag-uwi sa ukay-ukay ko, ginagawa ko kasi ayokong maging pabigat sa buhay. So, ang sahod kasi sa amin, sa pabrika, guys, is Bulacan Red kasi Bulacan ako. So, magiging 8 hours ko is 420 maliban sa OT. So, yun yung sahod ko. At yun ay, nasa sahod mo every 2 weeks, kinsinas. Hindi ko na alam yung pagsusupply ko kung paano. Every 2 weeks, kinsinas ang sahod. So, ayun. Nasa sahod siya. Di gaya na sa pagbablog na kailangan mong ma-reach ang $100 at saka mo pa siyang masahod. At take note, guys, sino bang mga dinakasahod talaga every month? Ako kasi di talaga ako nakakasahod talaga, as in every month nakasahod ng $100. Kung di ako mag-ano, anong tawag? C2C? Anong tawag nun dati? Nakalimutan ko. Hindi ko maano. Basta yung ginagamitan ng mga VPN, ganun. Pero dati sumasali ako sa ganun, nakakasahod ako. So, dahil di na ako sumasali sa ganun, di na ako nakakasahod ng ganun. Kasi inaano nila, bakit ganun? Oh, nagpakapagod ka dito sa pabrika. Ako, purpose ko kasi explore yourself, more friends. Kasi sa ukay, sa business, kailangan marami kang kilala, marami kang makasalamuha sa pag business minded ka, ha. Kasi kung ikaw lang mag-isa sa loob ng bahay, sinong bibili sa paninda mo nga? So, pwede kang magtinda, pwede kang magtrabaho, pwede kang mag-alok sa mga katrabaho mo, kakilala mo. Ang tawag doon, marketing strategy, wa? May pa ganun. Ganun. Pero kung ikumpara mo naman talaga ang factory worker versus vlogger, guys, pag di ka sikat, huwag ka nang umasa. Masaya na tayo sa upload natin.
ako marunong mag-gamit ko. So, ayun. Pagod naman talaga ang pagpapabrika. Pagod. Whole day kang nakatayo. Whole day kasi kami nakatayo. Guys, pagod ka talaga sa pagpapabrika. Pero, guys, wait lang. May kukunin ako sa likod. Barangkada kayo. Susuko ka ba? Dahil pagod ka. Diba? Pag pagod-paguran ka, ano mayayari sa buhay? Ako kasi, may gusto akong bilhin. Di ko kasi ugali na, di ko ugali guys na yung, pag may, yung mga medyo may kamahalan akong gustong bilhin. Di ko inaasa sa asawa ko na magpapabili ako ng ganito. Pinaghihirapan ko, pinag-ipunan ko. And at least, pag na-failure man yung binili ko para sa ganito, di niya ako sisisi kasi pera ko yun. Ganun ako. At gusto kong bumili ng printer at computer para sa Shopee account ko kasi doon ako nagla-live, doon ako nagbibenta, doon ako, may mga Weebill na piniprint. At yung printer na yun is nagagamit din sa mga anak ko kasi sila lahat, tatlo is student at maya-maya sila nagpapaprint. So, isip ko gusto kong bumili ng ganun. Kaya eto, yung pinaso ko. Kasi sa ukay ko kasi, ang kita ko sa ukay is konti lang din talaga. Ganun kalaki kasi nasa loob lang naman ako ng bahay. Pero may kita naman talaga siya. So, nahihiya na ako sa mga kaibigan ko, nagpapaprint ako dun sa shop nila. Kaya sabi ko, pag-iipunan ko sa sarili ko yung printer ko at computer ko. Kasi yung computer ko kasi guys, bininta ko na. Yeah, yun. Yan may actually yung ID ko di ko pa napalitan kasi di pa ako nakapag-day off. Sa pinasukan kong paprika may ganito kami sa ulo hairnet. Kasi ang ginagawa namin is lagayan ng mga pagkain, mga biskuit, ano siya, ilalagyan namin ng sticker. Mga drum na ginagamit sa oil or anong tawag dun? Basta sa harina, mga ganun. Pero pagod. Pagod talaga. Actually, pagod buong araw ka magtayo sa pabrika. Pagod na pagod ka. Pero dahil may gusto tayong bilhin, may pangarap tayo na ganito. Pero sabi nila, ayaw mo bang tututukan yung negosyo mo? Sabi ko, siyempre tututukan ko. Pero may kailangan lang akong bilhin na hindi agad-agad ko mabibili. Yung tupiin sa likod me. Ayan. Yung bunso ko siya yung magtutupi sa mga pinagkalatan. Mga ukay-ukay. Siya yung nagtutupi dito. Siya yung naiiwan. Tapos, pamaya, pag-uwi ko, pag di pa ako pagod, magla-live ulit ako sa ukay-ukay ko. So, guys, sa mga nagtatanong dyan about sahod sa YouTube, hindi po ganun kalaki yung sahod sa YouTube. At hindi mo kailangang mag-focus sa isang trabaho na hindi ka naman satisfied. Pwede namang gawing dalawa o tatlo. Sa akin kasi, vlog, ukay-ukay, at pabrika. May choice ka naman eh. May choice ka naman. Hindi mo kailangan mag-ganun. Mag-sulo. Sa eh, may mahaba pa naman ang oras. Ganun. Eh, ang ukay-ukay ko naman is nasa loob lang ng bahay. Kaya, caring-caring. Pag-uwi mo ng bahay, mag-ukay-ukay ka. Oh. Kasi pinaghahandaan ko yung mga gagastusin ng anak ko. Lalo na sa panganay ko. Kasi, babalik na yung dalawa dito. Kailangan ng mga ganito ganyan at ayoko namang ayoko namang yung asawa ko lang ang
gagawa ng paraan. Siyempre, kung madilim lang yung pagkakas. Yes. Nasa loob ako ng kwarto. Hindi maliwanag yung ilaw. Ang tawag dito. May mga taga sa amin pala, taga probinsya, kung magkano ang sahod sa pabrika dito sa Bulacan. Kasi Bulacan ako. Pero ang Manila talaga is 5:37 ang 8 oras. Pag Bulacan is 4:20 ang 8 oras. Tapos ang OT namin is 65 ang oras. So gaya nung 6 to 10 kami, time eh 7 hours OT namin noon. Eh ngayon 8 oras na lang balik to 8 oras. So dahil walang OT, di gawan mo na lang ng paraan, ikaw na lang maggawa ng paraan kung gusto mong mag-tinda pa pag-uwi. Kaya ako, nag-tinda pa ako pag-uwi. Sa mga asawa na tumutulong sa kanilang pamilya, ramdam ko kayo. At nakaka-proud sa sarili na kahit ganun, nagsipag tayo pa. Hindi tayo nakikichismis lang. Alam mo, wala akong eyeliner kung makikita. Hindi ko alam kung nasaan yung mga eyeliner ko. Nakaka-proud na hindi lang isa yung ginagawa natin. Mas marami pa tayong magagawa. Yung asawa ko nga, di ba? Yung asawa ko nagtatrabaho. Yun lang talaga yung ginagawa yung sa araw-araw. Yung papasok sa trabaho, patulog, ganyan, tatambay. Di gaya sa ating babae na di tayo kontento sa isang trabaho. Pag-uwi na, kung di ka naman nagtitinda o nagbablog kung ano ginagawa, pag-uwi mo, naglalaba, naglilinis. Ganun din naman ako eh. Pag-uwi ko kahapon, naglalaba. Pero yung lalaki, pag-uwi niyan, galing sa trabaho, tatambay. May mga lalaki na nagluluto. Yung sa akin kasi hindi siya marunong magluto. Marunong siyang kumain po. Yan. May mga ganung segment, mga lalaking nagluluto. Sana all, diba? So, ayan na. Tapusin ko na itong kadaldalan ko at papasok na. Bye, guys!